Hi guys, welcome back to my channel. This is Inday Chimimay. Good morning po sa ating lahat. At ang araw ngayon ay Monday. Let's see. Monday, July 19, 2021. Yes. And this is my 8th day in my hotel quarantine. Sa aking balik Pinas, di ba? Tatapos ko lang guys mag-almusal kasi ration na sila ng almusal 7 to 8. Yun. Actually 6, 7, 8 mga ganyan sila nagra-ration ng almusal. At saka late na ako natulog kaya yung mata ko yan medyo maga-maga pa kasi pagkagising ko kasi kumakatok sila pag mag-deliver ng ano eh ng pagkain. Kaya nagising ako. Yun. Kumain na rin ako. So, magandang umaga sa inyo, guys. Tsaka, ngayon yata is 5 years, 5 hours ahead ang time ng Pinas. Kisa sa Cyprus. Yun. Ngayong araw na to, guys, ay may pinaka-importante tayong pag-uusapan tungkol syempre sa pagtatrabaho dyan sa Cyprus. Yun, bilang isang domestic helper na kagaya ko. O, di ba? So, first of all, I would like to shout out sa tatlong subscribers ko, followers ko. Si Esperanza Duran, kay Arlene Rosalito, at saka kay Rosy Prima. Sa inyong tatlo, shout out mga sisi. Yun. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay isa sa mga tanong ni Sister Esperanza Duran. Oh. Okay. Ang kanyang question is, sa Cyprus ba daw, sino ang mag-aasikaso ng visa or Cyprus ID ng mga domestic helper? At saka kung hawak ba daw ng mga domestic helper ang lahat ng kanilang dokumento? Okay guys, sasagutin natin yan. Okay, first, umpisahan natin sa kung sino ang mag-aasikaso ng Cypriot ID nyo or yung visa nyo. Okay, ang mag-aasikaso nyan guys is ang inyong agent or yung agency nyo dyan sa Cyprus. Okay, kasi sa akin ganon. Yung agent ko dyan sa Cyprus, sila yung mag-aasikaso lahat. Kukunin nila yung passport nyo, yung other documents nyo, para na i-process nila yung ID nyo, Cyprus ID, or yung inyong visa. Yun na yung pinaka-visa nyo. Parang temporary residency ID, ganon. So, sila talaga ang obligadong mag-asikaso niyan. Kasi yung mga amo natin dyan, bayad na eh. Binayaran na nila lahat tayo in sa agency. So, ano na yan? Obligasyon na ng agency dyan sa Cyprus na asikasohin ang ID ninyo. Okay. So, nasagot ko na yung unang question mo, Sister Esperanza Duran. Your next question is, kung magtrabaho ka ba sa Cyprus, kung hawak mo lahat ng documents mo, mga important documents mo, especially your passport, ang sagot dyan sis is yes. Okay. In my own experiences, diba, nung inasikaso, pagdating ko dyan, nung inasikaso ng agent ko, ang aking visa or yung Cyprus ID ko, kinuha lahat ng documents ko, including my passport, kasi inasikaso niya yung ID ko. Pagkatapos niyang maasikaso, tinanong ko sa amo ko kasi amo ko ang kumuha sa akin ng mga dokumento ko kasama ng Cyprus ng passport ko para ibigay sa agent ko. So, nung nakuha na yun ng amo ko, nung tinanong ko siya, binigay naman niya lahat ng documents ko. Kaya kailangan talaga hawak natin yung dokumento natin, including our passport. Kasi atin yan eh. O di, atin talaga yan. Nung nasa Qatar ako, hawak ng amo ang lahat ng dokumento kasama ng passport. Pero Cyprus guys is European country. So, ikaw talaga may hawak ng mga papers mo. So, huwag kang mag-alala. Pag di mo hawak, tanungin mo yung employer mo. Kasi minsan pagkatapos maasikaso ng agency, bibigay ng agent yan sa amo ninyo. So, kunin mo sa amo mo
pag matapos na niya asikaso yung ID mo. Okay. Sasagutin ko na rin, additional lang, kung kailan dadating yung Cypriot ID nyo. Sa akin guys, experience ko, dumating yung ID ko sa akin, mga 1 year and 4 months na ako sa Cyprus. Oh, ganon katagal. Bakit? Kasi laging lockdown ng Cyprus noon, hindi maasikaso agad ang aking ID. Kaya tumagal. Meron namang ibang sinuswerte na mabilis lang. Mabilis lang ang pag-asikaso ng ID. Pero ewan ko lang ah, kasi ang Cyprus hindi naman sila nagla-lockdown ngayon. Kaya siguro medyo madali na lang ang pagkuha ng ID. Pag-process ng mga ID nyo. Oo. Idagdag ko na rin pala yung question ng isang subscribers ko na si Pronelia. Sister Pronelia, kamusta ka dyan? Ang sabi niya sa akin, bakit daw sa Cyprus sobra-sobra daw sa oras ang trabaho? Sasagutin ko yan. Yes, sis. Ganyan sila magpatrabaho dyan sa Cyprus. Kahit ang pinirmahan nating kontrata is 8 hours lang, dahil stay-in tayo, sumusobra sa oras ang trabaho natin. Totoo yan. Diba sabi mo, may plano ka na magmalta. O, diba? So, ang sa akin naman, katulad ng ginawa ko, no, nung una, nag-decide din ako na magpa-release kasi ayaw ko sa amo ko, diba? Pero, nag-isip-isip pa rin ako na magstay kasi unang-una pwede tayo magpa-release ng tatlong beses. Tatlong beses tayo pwedeng magpa-release or magpalit ng amo dyan sa Cyprus. Wala nang pang-apat ha, hanggang tatlo lang. So, kung ayaw natin sa mga amo nating una, pangalawa, tatlo, pwede tayo maghanap ng ibang employer. Magpa-release tayo, pipirma tayo ng release paper sa kanila. Yon ang isang choice mo. Tapos, may pangalawa kang choice. Kung sa tingin mo, pinapakain ka naman ng maayos ng amo mo, hindi ka pinagdadamutan, nakakapagpahinga ka naman ng 2 hours sa hapon, nakaka-day off ka naman, at nagbibigay naman sila ng allowance every time na mag-day off ka, or let's say medyo galante sila, ganun. Ang importante lang naman dyan guys, hindi sila nananakit, which is bawal talaga yon. Oo, kung pinapakain ka ng maayos, nakakapag day off ka, nakakapahinga ka ng 2 hours sa amo mo, hindi sila nananakit, well, sa tingin ko tiis-tiis na lang. Oo, kasi alam mo tayo mga OFW, matiisin talaga eh. Kumbaga ang Cyprus is medyo magaan-gaan ang trabaho dyan kumpara sa Middle East. Kasi ako galing Middle East, I was in Qatar before ako nag-Cyprus. Kaya alam ko yung trabaho sa Qatar at saka sa Cyprus. Oo. Although na talagang sobra-sobra sa oras. Pero ako nung nagtrabaho sa Cyprus, ganun din eh. Wala, sobra-sobra sa oras talaga. Marami pang bahay yung amo ko. Pero ang importante kasi dyan, kumakain ako ng maayos. Kung nakikita niyo sa video ko, masasarap yung pagkain ko. Kung anong pagkain ng amo ko, ganun din yung pagkain ko. O, diba? At saka, hindi ganun kabigat ang trabaho kasi may mga dishwasher, hindi ka na maghuhugas ng kamayan na hugasan, ganun. Pag may mga party sila, talagang tumutulong sila, kumukusa lahat ng pamilya na invited, tumutulong sila. I mean to say, kahit yung simpleng pag-prepare ng pagkain, tumutulong sila. So, baga hindi kahirap, unlike sa Middle East na katulong-katulong talaga yung ikaw talaga lahat. Kasi upo lang yung mga among babae, ganun lang sila. Yung dyan sa Cyprus naman, yung mga tao dyan, pag may mga party, tumutulong yung mga kamag-anak na invitado sa party. Halimbawa, katulad ko noon, pero depende sa amo sis ha, depende sa mga amo nyo. As akin kasi noon, pag may party, usually nag-u-order lang yan, o pag may bisita, nag-order lang sa labas yung amo ko. So usually ang ginagawa ko dyan, it's either magsaing na lang ng kanin sa mga bata, kasi bihira din sila magkanin. Oo, or salad, yun na lang yung pre-prepare ko, super duper easy lang yung paggawa ng salad. O, diba?
Ganun lang kasimple, tapos mag-sit ng table, pero tutulungan ka talaga nila, oh. Especially pag nandyan yung lola, lola ng mga bata. Kasi usually ang mga lola ng mga bata, ang trabaho nila dyan, is dyan lang sa bahay ng mga anak nila. Tapos, intindihin nila yung mga apo nila, pagluluto nila yung mga apo nila. Kaya ang trabaho ng katulong dyan, linis lang at assist lang kay lola kung magluluto siya ng pagkain ng anak niya at saka mga apo niya. So, yun lang yung additional advice ko sa inyo, guys. Kung kaya yung tuisin, pinapakain kayo ng maayos, hindi kayo sinasaktan. Yung trabaho, trabaho, trabaho. Pumunta tayo sa ibang bansa para sa trabaho, eh. Kaya, kaya nating magtiis trabaho. Basta, okay lang lahat. Basta, pinapakain tayo ng maayos. Yan naman ang importante. At hindi tayo sinasaktan. May day off. Ang pinaka-importante, 2 hours na pahinga sa hapon. Yun. So, I hope Sister Esperanza Duran and Sister Prunelia ay nasagot ko lahat ng inyong mga questions sa akin. Kung meron pa kayong katanungan, feel free to ask me any question tungkol sa pag-abroad sa Middle East at saka sa Cyprus. Maraming salamat sa ating lahat. Ay, baka magtanong kayo kung bakit ako naka-jacket. Kasi nung bago ako matulog pala, guys, inon ko yung aircon. Ewan ko, bigla akong gininaw. Ayun o, yung aircon yun, yung sa taas na yun, may gatla-gatla. Aircon yun eh. Yung singaw dure-duretso dito sa akin. Kaya sabi ko, bago ako gumawa ng video, mag-jacket muna ako. Feeling winter. Tag-ulan ngayon dito sa Pilipinas, guys. So, maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay ko, subscribers ko, sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please subscribe on my channel and please click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. O, diba? Maraming salamat. Mop, mop. Chup, chup. Till next time po. Bye-bye.